Ayun, yan, ayun. Mga kabiking, at ang ituturo ko naman sa inyo ay ang ubi butchi. Ayan, at parang binangkal lang yan pero may palaman yan sa loob. Kaya simulan na natin mga kabiking. Ayun mga kabiking, at gaya nga na sinabi ko, ang ituturo ko sa inyo ay ang ubi butchi. Ayan, yan yung mga ating mga sangkap mga kabiking, at ang gagamitin natin yung pabalat o kaya yung crust ay yung ating soft flour o kaya yung tinatawag na trick class. Ayan, at yan nga pinapakita ko sa inyo yung mga sangkap dahil medyo marami-rami yan mga kabiking kasi Yan na rin natin kukunin yung mga iba pang tinapay na gagawin natin na pinipreto. Ayan. At ayan nga oh. Ayun mga kabiking, siyempre maglalagay tayo ng tubig na 3 kalahating can na tubig at yung size ng ating lata ay yung 370 ml lata. Lata yan ng alas kaibap mga kabiking. At ang laman ng tubig na yan ay kung titimbangin nyo ay 400 grams. Ayan. Siyempre, spare and mixin yung gagamitin natin dyan. At siyempre, gagamit pa rin tayo dyan ng dough roller. Ayan. Siyempre, ilalagay na natin yung ating asukal na 600 grams. Ayan. Ay, gusto ko lang pala i-klaro mga kabiking, 4 na kilo pala yan. Yung ating tubig pala nilagay ay 4 na lata at kalahati. At yung asukal niya ay 750 grams. Yung asin niya ay 60 grams. At yung ating margarin ay 200 grams. Ayan, maliwanag ba yun mga kabiking? Ulitin ko lang mga kabiking, 4 na kilo pala yung ating gagawin ngayon. At ayan na yung ating soft flour, 4 kilos yan o kaya yung 4,000 grams. Ayan mga kabiking, simple na ilagay na natin yung arena ay yung ating instant yeast pala ay 60 grams din. Parehas sila ng asin na nilagay natin mga kabiking. Ayan, siyempre uulitin ko lang mga kabiking yung ating timplada. For 1/2 can na tubig o kaya water. Then 750 grams na sugar. Then naglagay tayo dyan ng salt, asin 60 grams. At yung kanyang margarine ay 200 grams. At ang nilagay natin kanyang flour ay 4,000 grams o kaya 4 na kilo. At ang huli natin nilagay ay yung kanyang instant yeast na 60 grams. At kung meron kayong vanilya mga kabiking ay pwede naman kayo maglagay ng vanilya. Kayo na bahala mga kabiking kung ilang grams ng vanilya yung ilalagay nyo. Ayan, ganyan po mga kabiking yung paggamit ng spiral mixer. Siyempre kailangan natin dyan mabuo yung ating dough, saka natin siya idadaan sa dough roller. Pero kung wala naman kayong dough roller mga kabiking, ay pwede naman yan spiral mixer lang. Hayaan nyo lang siya na umiikot hanggang sa kuminis yung ating dough kung wala kayong dough roller. Pero kung meron naman kayong dough roller ay ayon, gamitin nyo lang pang masa yung spiral mixer. At gusto ko lang sabihin din mga kabiking na okay lang din na walang spiral mixer basta may dough roller kayo, kagaya ng napapanood nyo sa mga una kong video. Wala naman tayong spiral mixer doon. Ang kagandahan lang mga kabiking pag may spiral mixer ka ay hindi mo kailangan magmano-mano sa masa. Kaya advantage din mga kabiking na may spiral mixer ka. Hindi ka ganong mapapagod. Kumbaga mapapadali din yung trabaho. Ayan, kaya yon mga kabiking, binigyan ko lang kayo ng idea. At ayan nga, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ikot niya mga kabiking. At sana tapusin niyo itong video na to para ito sa mga gustong magkaroon ng bakery o kaya sa mga maguhan na gustong magka-idea sa paggawa ng tinapay. Kaya ayan mga kabiking, tuloy-tuloy lang ikot.
Ayan mga kabiking, gaya nga ng sinabi ko ay ayon. Bali gagamitin na natin yung ating dough roller at nagbukod lang tayo ng 2 kilo na dough galing sa ating spiral mixer. Ulitin ko lang mga kabiking, 2 kilo lang yan. Kasi yung iba nating masa o kaya yung dough ay nagawin pa nating ibang prito yon. Pero ang ibibigay ko lang sa inyong idea yung paggawa ng butchi. Pero yung ating palaman mga kabiking ay binili lang natin yung ating palaman. Yun yung tinatawag na ubi paste. At kung gumagawa kayo ng ubi alaya ay pwede naman kayong gumawa nun. Yun yung ipalaman nyo. Ayan, at gusto ko lang sabihin sa inyo mga kabiking, ang ginagawa nating butchi ay ito yung local. Hindi naman, kasi yung talagang original na butchi ay yung malagkit ang ginagamit na pabalat o kaya crust. Pero meron din naman talagang tinapay na butchi. At ito nga yung ating gagawin. Ang kadalasan na pinapalaman sa butchi na ginagawa natin ay yung munggo. Pwede rin yun. Tapos ipiprito lang siya. Kaya ito, yung tinuturo ko sa inyo mga kabiking ay yung ubi paste na palaman yung ating gagamitin. Kaya kung marunong kayong gumawa ng ubi alaya, ayan, pwede nyo naman gawin. O kaya pag tinatamad naman kayong gumawa ng ubi alaya, ay bumili na lang kayo ng ubi paste. Ayan, at tignan nyo mga kabiking, makinis na yung ating dough. Ayan mga kabiking, at siyempre magkakat lang tayo dyan ng bali 45 grams kasi 45 grams lang yung ating cut sa dough natin. At ang bintahan yan mga kabiking ay 12 pesos ang bintahan namin dito. Ayan, at tingnan nyo lang mabuti kung paano magputol mga kabiking ng mano-mano. Tansyahan na natin yung 45 grams kasi matagal na natin ginagawa yan. At siyempre pagdating sa mga ganyan ay bitirano na tayo dyan. At kung gusto nyong gayahin yan mga kabiking ay pwedeng pwede rin, pero pagpraktisan nyo muna. Ayan. Ayan mga kabiking, ayan na nga yung ating ubi paste. Yung ubi paste natin na isang kilo lang yan. Ang alam kong presyo na ay 100 pesos. Ayan, at siyempre magpapalaman na tayo dyan mga kabiking. At kung gusto nyong timbangin yung palaman ay 15 grams lang, okay na yon. 15 grams to 20 grams. Kaya na bahala mga kabiking kung ilang grams yung palaman na ilalagay nyo. At tignan nyo lang mabuti mga kabiking yung proseso ng pagpapalaman. At napakadali lang yan. Ayan mga kabiking, siyempre napalaman natin lahat yan. At ang kumuhulan tayo dyan ng sesame seed o kaya yung linga. Siyempre magbabatil tayo dyan ng itlog. At isasawsaw muna natin yan sa itlog. At saka natin ipapagulong sa ating linga o kaya sesame seed. Gusto kong sabihin sa inyo mga kabiking na kailangan muna natin yung pahalasahin bago natin siya iprito. At kung nakikita nyo yung nag-double size na yung size o kaya kahit hindi pa ganong double size ay iprito nyo na. Pero mas maganda mga kabiking kung double size para malaki tignan. Ayan, ganyan lang mga kabiking yung proseso. At syempre panoorin nyo. At gusto ko lang sabihin sa inyo mga kabiking, bihira na tayong nag-upload ng ating recipe o kaya idea dahil masyado na tayong busy dito mga kabiking. Pero hindi pa rin tayo magsasawa na mag-share ng ating kaalaman tungkol sa tinapay, tungkol sa paggawa ng tinapay. Kaya abang-abang pa rin kayo mga kabiking. At nagpapasalamat ako sa mga solid supporters natin dyan, solid subscribers. At sana ay pakisubscribes na to yung mga hindi pa nakasubscribes. Ayan, syempre at mag-double size ng ating butchi ubi. At kailangan na nating iprito yan mga kabiking. At kanina pa tayo nagpainit ng mantika dyan. Ayan, ganyan lang yung proseso ng pagpiprito. Para ka lang din nagpiprito yan ng donut mga kabiking. Syempre hanggang dito na lang ulit mga kabiking yung ating share na timplada. At abang-abang pa rin kayo mga kabiking. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Kaya ayan, tignan nyo lang mabuti mga kabiking.